Ayun. Hello guys. Good morning. Welcome to my channel Life on Two Wheels. Bali, kung nakikita nyo, meron sa ating dito sa harapan na top box ba? Top box, motorcycle box, o sa kung anong tawag nyo, GB box pa nga. May ba? I-reviewin natin itong binili kong SEC na sa top box na natatawag ko. Ayun. Bali, 32 liter siya. Then, nabili ko siya sa halagang 1,700 via Shopee. Lalagay ko na lang sa link sa description kung saan ko siya nabili mamaya pag na-upload. Tapos, yun, re-review na natin siya ngayon. Bali, ano pala, 2 weeks ko na siyang gamit. Almost 2 weeks na kaya. Kaya nakita nyo may sticker na. May sticker na ako nilagay. Bali, maganda siya sa halagang 1.7. Ito yung ilalim. Ayan. Ito yung lock mechanism niya. Ayan. Tsaka yung base plate niya maganda. Ayan, nagaskas na. Okay lang yan. Maganda yung base plate niya. Mamaya ipapakita ako. Bali, na-install ko na pala siya. Kasi 2 weeks ko na ang ginagamit. Maganda yung base plate niya kasi metal. Di katulad ng iba na brand na plastic yung base plate. Yan. Bali, i-reviewin natin kung ano ba yung mga cache sa 32 liters. Alam ko may mas malaki dito yung 45 liters. Pero hindi ko na siya kinuha kasi parang sobrang laki na para sa motor ko. Yon. Mamaya papakita ko na lang yung base plate, habol na lang natin sa video. Saka kung ano itsura niya pag naka-install yan. Bali, ngayon titingnan natin. Re-reviewin natin pala kung yung quality niya. Ito yung loob. Yan. Nakapansin nyo, meron na siyang car pressure na nilagyan ko. Ayan. Ayan yung loob niya. May dalawa siyang stopper. Ayan. Stopper. Tapos yung logo niya. Ayan, lock. Ito yung pinaka-lock. Maganda yung lock niya. Wait lang, kunin ko yung susi. Bali, ito yung susi niya. Maganda yung quality. Dalawa to. And dalawang piraso mabibili, makakukuha niya pag bumili kayo. Then ito yung may papakita ko kung paano i-lock. Maganda siya kasi tingnan niyo. Mahirap, medyo mahirap lang siya pag ilalock. Wait lang, isang kamay lang kasi gamit ko. Ano? Basta yun. Yan, madali lang. Ayan, open yan. Yan, oh, diba? Lock na. So, mamaya papakita ko kung paano i-lock siya dun sa kanyang base plate. Maka-install na sa motor. Madali lang naman siyang i-install. Kahit kayo, kaya nyo yun. Ako lang nag-install lang sa akin. Yan, madali lang siya. Pag-open nyo. Right. Oh, yan. Bukas na siya. Kasi may spring siya. Ayun kung nakikita nyo. Ayan, may spring. Ayan. Ayan. Ngayon naman, re-review natin kung ano yung mga magkakasya sa kanya. Ayan. Bali, meron tayo dito dalawang helmet. Mga luggage, gloves. Yan, mga kadalasan lang naman laman. Resingin natin kung kasya. Resingin muna natin dito sa KYT NFR. May camera. Wala naman. Tapos may spoiler. Ayan, tingnan natin. Kung kasya ba? Yan o. Parang hindi na siya kasya na. Kung wala siguro yung camera. Parang sisira. Hindi siya kasya guys. Yan. Ang itsura niya.
hindi siya kasya. Titingnan natin kung parang kasya siya. Kaso parang ewan natin kung masasara. Tingnan natin. Yun, hindi na nasara. Ayun, hindi siya nasasara. Ayun, kaya X na tayo sa nakaplat na eh. Ay, hindi pa siya nakaplat sa ano kasi parang sumasabit yung spoiler ko tsaka yung sa ano spoiler yung spoiler niyan. Siguro hindi ko sure kung kasya siya pag walang spoiler yung NMR pero parang hindi rin. Then subukan naman natin itong isa kong head. May camera pa rin pero wala siyang spoiler. Ito yung typical na size. Tingnan ko siya. May maluwag siya kasi wala nang spoiler. Yan. Ayan yung tsura niya. Tingnan natin kung may sasara. Iyon, naisara. Ayan, naisasara siya ng maayos. Walang kaproblema. Yan lang talagang NFR. Tapos, ayun. Pasok. Kasi tingnan natin kung kasya pa itong ating leg bag tsaka mga gloves. Singit na lang. Ayan. Ayan. Tapos siyempre power bank. Kasi po yung power bank. Ano ba talaga eh? Dito na lang. Ayan. Lipit. Yun. Kasya. Kasyang-kasya. Walang problema. Malaki siya, actually. Paano pa, kung lalo na kung yung helmet nyo, half-face lang, ganun. Tapos ito, yung sa paborito kong pictures o paborito ng angkas nyo na pictures yan. Sa likod niya ang meron siyang rubberized na sandalan ganun, para sa mga OBR nyo yan. Tsaka hindi siya pinapasok ng tubig, maganda ilang alam nyo naman tag-ulan niya yan. Ilang sabak na to sa tag-ulan. Ayun. Maganda. Maganda ang quality ng sec na top box. Saka hindi siya yung meron kasing, di ko lang alam kung meron ha. Meron kasing top box na yung pag umaandar na maingay. Ito hindi. Siguro yung iingay yung loob. Yung laman ng box habang nagra-ride. Yun lang guys. Mamaya yung paano naman siya i-install eh, paano siya i-install hindi na-install na yung ano eh yung na-install ko na yung kanyang base plate kung paano na lang siya kasi di ba may natatanggal to tatanggal dun sa mismong base plate niya mamaya tsaka para makita rin niyo rin yung base plate yun guys. Yun guys, bali ito na yung kanyang base plate na metal yan. Tapos ito yung mga hook ba? Yung ganun. Hook tapos dito yung humalapat yung locking mechanism nung itong mga hook na to dito to. Yan. Yan siya. Tapos ayun. Tapos paano siya ilalak? Wait lang. Lang siya pag nilalak. Ayan. So, pagka-unlock, pinutin nyo lang din to habang
Habang yan, kailangan naka-open kasi hindi niya siya matutulak syempre pag nakalock. Yan, tulak nyo. Yan. Angat na. Yan, tapos lock. Yan na din. Wait. Yan. Dali lang siyang i-install. May mga kasama naman na siyang mga ano. Ayan, naputulan ko na nga yan kasi sa sobrang haba. Ayan, kailangan nyo lang din ng bracket. Balisek din itong bracket ko pang Shogun. Nabili ko lang siya second hand. Ayan yun. Ayan, pag naka, pag nilock nyo na, ayan, hindi na yun mabubuksan. Ayan, hindi na yun matatanggal. Nakalock. Yun lang guys. Yan ang review ko sa top box na ito. Yan. Yan ang itsura niya. Yan. Dito tayo sa Marikina River Park. Yan si Marikit. At yan ang ilog. Medyo maulan ngayon kaya medyo mataas. Ayan. Yan lang guys. Salamat.